Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang bansang ito. Kakaibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at pagbabantay, sa mabuting pamamahala, mabuting lipunan, pantay na hustisya, at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng selebrasyon ng World Children's Day 2019 na ginanap nitong Nobyembre 20. O ito ay araw din ng child rights o adaptation ng child rights sa United Nations. Ngayon ay blue ang landmark ng sign ng pagsuporta dito sa World Children's Day na ito. Ngayon ang director ng UNICEF ay nananawagan ng pag-renew ng commitment ng bawat mga bansa dito sa pagsuporta ng child rights mula doon sa 193 countries na miyembro ng United Nations. Yung mga pagtutuunan ng mga focus for the child rights na pag-renew ng commitment ay kagaya nung climate crisis at mental illness at yung mga lack of opportunity. So yan yung mga dapat na pagtutunan at iba't ibang mga dapat na ibigay sa mga kabataan. Maliban dyan ay ang mga kabataan ay pakinggan at samahan sapagkat sila ay nagsasaboses. Ang sila ay yung pangako sa kanila ay muling buksan o ang mga pangako ay ibigay at pagibayuhin. Ngayon ang mga kabataan ay hindi nag-iisa. Marami ang sila ay may mga nakikinig sa kanila at sila ay handang tulungan at samahan sa kanilang mga pagsasaboses. Ngayon, maraming kinaharap na issue itong ating mga kabataan o issue ng mga bata. Andyan yung sinasabi nga na issue ng mental illness, issue ng gender, issue ng poverty, discrimination in poverty, at iba't ibang mga usapin na kinakaharap ng mga bata na dapat na resolbahin o dapat na pagtuunan ng pansin. Ngayon, ang Human Rights Promotions ay nagsasaboses ng pakikisa sa selebrasyon ito ng World Children's Day o Child Rights Day. At tayo ay mariin na sumusuporta sa o nagsusulong ng maigting na pagpapahiran at pagpapataas ng antas ng karapatan ng mga bata upang sila ay mabigyan ng patas at mahusay na pamumuhay para sila ay maging mabuting susunod na saling lahi. At ang United Nations at lipunan mga bansa ay para mga tatay at nanay na sila ay magkaroon ng isang mahusay na programa ng pagpapatupad at pangangalaga para sa mga kabataan upang yung ating mga kabataan ay makapamuhay ng maayos, maunlad o naayon na sa kanilang mga karapatan. O ipatupad ng maayos ito mga sinasabing mga karapatan na stipulated in child rights at iba't iba pang sinasabing mga pag-renew rito o anong pang dapat na ibigay sa karapatan ng mga bata. At doon nga sa sinasabing commitment ng bawat mga bansa na ito nga ay dapat ay
pag-ibayuhin. Ito ay masindihing ibigay yung mga pagpapatupad ng pagtugon ng mga pangangailangan ng mga bata para sila ay tamasahin nila yung child rights nila o yung pamumuhay bilang mga bata, especially protection and yung development nila. So ngayon, maliban dyan yung issue noong ano, yung sa digmaan, yung mga insurgency o yung mga batang napapailalim dyan sa mga digmaan na yan, sila ay dapat mabigyan ng kaukulang proteksyon. So marami ang mga pangyayari sa iba't ibang mga bansa, pati dito rin sa Pilipinas, na yung mga kabataan ay biktima niyang digmaan at sila ay nasasalang doon sa iba't ibang mga kalagayan. Mayroong sila ay napapaslang, nasasawi dahil dyan sa digmaan na yan. Kagaya doon sa iba't ibang bansa na sila mismo yung tinatamaan, naku-crossfire, tinatamaan niyang mga digmaan na yan. At sila ay nagsasuffer ng iba't ibang mga kalagayan. Sila ay naantala ang edukasyon. Andyan yung iba't ibang mga eksploitasyon o mga nararanasan ng mga pang-aabuso o mga nararanasan during the bilang mga internally displaced person. So dapat ang ating United Nations ay pag-ibayuhin yung nagbibigay ng karapatan sa kabataan at pag-resolba ng internally displaced person, dapat yung ma-resolve ng United Nations at bawat mga bansa para yung mga nagiging biktima ng digmaan, sila ay magbibigyan natin ng kaukulang atensyon at pagtugon. So yun ang dapat nating maibigay dyan sa ating mga kabataan. So ngayon, ang Pilipinas, ang commitment nito ay yung Republic Act 7610 para doon sa child rights. So yun yung commitment natin para maibigay yung karapatan ng mga bata o para maipatupad. So yan yung ipinapatupad ng ating masa ngayon dito sa Pilipinas, yung Republic Act 7610. So yan ngayon yung nagpo-protekta sa mga kabataan at nangangalaga. Yung batas na yan. So maliban dyan, marami pang kinaharap yung ating mga kabataan, kagaya nga nung sinasabi doon sa pag-renew ng commitment. So maraming issue na dapat na, o in-re-raise na dapat na idagdag, o dapat na pangangalaga pag-iibayo. Para dyan sa mga, kagaya nung halimbawa doon sa, hindi lamang pagprotekta nga, kundi halimbawa yung development ng mga kabataan. So dapat na ibigay yung wastong tirahan, pagkain, yung mga pangangailangan nila. So dito sa Pilipinas, na ibibigay yung edukasyon, yung health. Pero basically, napaka mabigat yung naging kalagayan nila sapagkat yung ating bansa ay medyo may inequality problema, atrasado yung pag-unlad. So ngayon, yung mga kabataan ay malaki yung nagiging problema yung dito at mga pamilya na nasadlak doon sa kahirapan. So yung problema ng development, so malaki yung problema nila ngayon na yung tirahan, yung pagkain ay nagiging problema. So yung kaunlaran, yan ay isang malaking influence para maibigay yung karapatan ng mga bata from starting from the development nga na yung wastong pangangalaga sa kanila mula sa sila isisilang nasa sinapupunan hanggang sa paglaki nila. So dapat yun ay ibigay ng wasto. Ngayon, yung kaunlaran ng isang bansa, ito ay malaking influence para sila ay para magkaroon ng isang mahusay na pagbibigay ng karapatan ng mga bata tungkol dyan sa sinasabi na yan na development from starting dyan. So ngayon, yung pag-raise ng bawat mga pamilya ay napakahirap dito sa bansang ito sapagkat atrasado nga yung ating pag-unlad. Yung pa lamang minimum wage, in raising a family ay napakabigat pag-raise ng family from that minimum wage pa. So at mahirap na walang permanenteng trabaho at maraming walang trabaho. Ngayon ay hindi naman doon sa pagtatayo ng pamilya, hindi marami yung iginagapang isinasapalaran ng mga tao na sila makapag-raise ng pamilya. Sapagkat hindi balakid yung inequality na ilang anak ikinabang para lamang pakapamilya sa bansang ito. Even though
kahit nangihirap o nagsasapalaran ang mga taong gusto magkaroon ng pamilya, so iginagapang nila ito. So doon nagkakaroon ng problema ngayon na ayan, maabot doon sa punto na yun. Sapagkat talaga namang kitang-kita naman, na doon pa lamang sa minimum wage, ay makikita na natin na talagang napakahirap mag-raise ng pamilya sa bansang ito. Lalo na kung hindi fully employed ang lahat ng mga Pilipino. In even minimum wage pa nga lang. So dapat, ito ay yung pagsulong ng ating bansa, ito dapat ipag-ibayuhin at naiibigay yung karapatan ng mga bata. Yan yung dapat nating gawin ng ating pamahalaan. At doon naman sa lipunan, tayo ay tayo mag-isa doon sa pangangalaga ng ating mga kabataan. Ngayon, doon sa usapin ng diskriminasyon, yung diskriminasyon ay dapat protektado ng ating pamahalaan ng mga kabataan. Yan. Especially, sa discrimination, halimbawa doon sa kahirapan, yung may mga sakit, halimbawa yung sinasabing mental illness, yung mga pilay, pipi, yan. So dapat may mahusay na programa ang ating pamahalaan dyan kung paano napapangalagaan yung mga batang yan na sila ay naiibigay. Doon nga sa sinasabi, yung bata ay malusog, halimbawa, o yung development nga, especially pa yung mga may kapansanan. So dapat, may higit din pagtutuon dyan doon sa may mga kapansanan na mga kabataan. Yan, naibigay dapat yung mga kaukulang mga pangangalaga dyan aside from this normal kang isilang. So syempre binigay natin development ay dahil nga sa kahirapan ng bansa, lalo na yung mga may kabansanan pa doon sa mga naghihirap na mga pamilya. So yung ating pamahalaan, dapat ay may mahusay siya na programa para dyan. At yung ating lipunan ay magkaroon ng isang mahusay na pagrespeto sa karapatan ng mga bata. O ano ba, yung discrimination nga na, for example, yung simpleng bullying. Halimbawa, dapat pagrespeto. Tayo ay magkaroon tayo ng disiplina, pag-uugali, na respeto yung mga ganong klase ng mga kalagayan. Mga pilay, pipi, bingi, may sakit sa pag-iisip. So tayo ay yung institusyon, bawat individual. So tayo ay yung nangangalaga ng maayos. Parang nasabi natin kanina, tatay, nanay na nangangalaga ng pamilya, kagapay tayo sa pagpapalaki ng bawat mga bata, ng bawat mga pamilya. At nirerespeto natin sila. Lalo na natin sa kalagayan ng mga may sakit. So yun, ano ba? Mayroong mongoloid, mayroong retarded, yan, ganyan. So, they have to care para sila ay i-respect sila. So, yan, bibigyan natin sila ng kaugnayan ng respeto. At hindi, ano ba, binubuli sila. So, may disiplina na tayo, ano ba, yung mga anak mo, binuli yung isang retarded o isang mongoloid. Eh, saway mo, disiplinahin mo, yung anak mo, parang mga ganun. So, tayo ay ikusa, in our discipline. So, may karapatan na pumaprotekta dun sa mga kabataan. Kung alam mo, kaya isang matanda ka na sa laula o doon sa isang siraulo na bata, ay maaari makasuhan ka. Pwedeng ganun. Doon sa 7610. At iba't ibang mga pang-ibayo pa na maaari ibigay sa may ganong klase ng mga kapansanan ng mga kabataan. So muli, sana ay nakapagsabot sa naman ang human rights promotions. Hinggil sa isyong ito ng karapatan ng tao at mapag-ibayo yung karapatan ng mga bata at karapatan ng tanda. Sana tayo patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng Santa Maria at ang lipunan ito ay makahusat, makapamuhay ng patas, maunlad, especially yung mga bata ay may race ng maayos. Ilang mga magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.